Good morning, guys. Today is Monday, May 4 na. So, habang nagko-coffee ako at nag-iintay ng update sa teacher ng anak ko dahil nag-homeschooling pa rin kami, gusto kong pagkwentuhan natin yung bagong policy ng PhilHealth para sa mga OFW nating mga kababayan, including us, OFW. About doon sa tinaas nila na 3% na naka-base sa iyong monthly salary. So let's say kumikita ka ng 50,000 a month converted into peso, 3% ng monthly na yon is kailangan mong ibayad sa PhilHealth. So gano'n siya kalaki, as in monthly. Dati naaalala ko bago pumunta dito yung husband ko, ang bayad lang niya na yata is 2,000 plus. That was 2016. So, yung 2,000 plus na yon, alam ko, whole year na yon for PhilHealth contribution. So, ngayon, ang nangyari, ginawa nilang monthly, tapos 3% pa. So, nung binasa ko yung letter, kasi nakita ko yun sa page nila, medyo, syempre, napataas din ang kilay ko. Oh, ang laki naman, grabe, bonggang-bongga. Parang, saan nila kinuha? Parang saan nila kinuha yung ganung kalaking idea na kunin sa mga OFW yung ganung kalaking payment, diba? O sabihin na natin na sumusweldo sila ng ganun kalaki, converted into peso, hindi naman yung sinabing 60,000 sa job offer mo, sa job letter mo. Hindi naman lahat yun, linis na, di ba? Hindi. Meron ka pang binabayaran dito sa lugar na pinuntahan mo, yung bahay mo, yung tinitirahan mo, yung bills mo, yung pagkain mo. Di ba? Wala namang libre dito yung transportation mo papunta sa work. Di ba? Parang, hindi porket sinabi na 60,000 malinis. Di ba? Hindi ganon. Minsan nga doon sa 60,000, sabihin na natin, pinakamalinis na lang doon, half na lang eh. Tapos doon sa half na yun, ipapadala mo pa sa family mo. Tapos yung iba, hindi mo alam kung paano mo... Yes, hindi mo alam kung paano mo pagkakasyahin para sa sarili mo yung pera, di ba? Ewan ko kung nagigets nyo yung point ko, pero... Kahit kami, parang nagulat ako sa... Ganong idea. Usually, hindi ako nakikialam or hindi ako nagbibigay ng thoughts ko about sa mga ginagawa ng mga government, mga ganyan. Pero, this time parang, parang merong something na dapat may say ako. May say ako. Parang ano naman pakialam yung sasabihin ko. Diba? Pero gusto ko lang maglabas din ng saloobin ko sa inyo regarding dyan sa nabasa ko. Parang hindi ba nila naiisip, 'di ba? Sabihin na natin maganda. Oh, ang ganda nung mga benepisyo, mga benefits, sinasabi nila na makukuha mo. Just in case na magkasakit ka, different kind of diseases na covered noon, na mare-reimburse mo. Pero 'di ba, wala ka sa Philippines eh. Most of the time nandito ka sa ibang bansa kasi dito ka nagtatrabaho. And take note, meron tayo dito insurance, private insurance. Kapag pumunta ka sa isang lugar, may private insurance ka. So ito yung gagamitin mo every time na magkakasakit ka. Kasi alam namang may sakit ako. Simpleng sakit pa lang, uuwi ako sa Pilipinas. Or kung credited naman dito ng insurance mo, di ba dito ka na magpapagamot? Alam namang umuwi ka para lang doon, di ba? Unless... talagang yung critical yung kalagayan mo na kailangan ka nang makita ng mga family mo, yung mga ganon. Pero kung hindi naman, di ba dito ka na magpapagamot, tapos meron ka ng insurance dito, binabayaran mo rin yon. Tapos magbabayad ka pa ng insurance sa Pilipinas, parang ano, doble-doble. Parang ano ba naman niya? Di ba? Sakit sa ulo. Hindi nila inisip yon. Kaya... maraming OFW ngayon ang talaga namang, alam ko for sure, lalo na kung alam nyo na yung bagong policy. Oh. Maraming galit. At take note ha, dun sa 3% na yon, kapag hindi ka nakahulog,
meron yung tutubuan. Parang ganun. Meron siyang may tubo kapag hindi ka nakabayad. Diyos ko, nakakaloka. At take note, every year may increase. Ano ba yan? Ano ba tong feel health? Nakakaloka. Diba? Parang hindi ba nila naiisip yung sacrifice ng mga OFW, kung bakit sila nandito. Ang tinignan lang ba nila yung job offer letter mo na ganito kalaki yung halaga? Hindi ba nila inisip yung kapalit ng halaga na yon, yung mga sakripisyo mo para pumunta ka sa ibang bansa at magtrabaho, di ba? Let's say kami, ako, maswerte na ako na nakapunta ako sa ibang bansa na kasama ko yung family ko. Kasi kinuha lang kami ng husband ko dito, kasama ko yung asawa ko, kasama ko yung anak ko. So, kahit paano, hindi ganun kabigat yung mararamdaman ko na homesick. But still, nararamdaman ko pa rin yung homesick kasi syempre namimiss ko yung mama ko sa Pilipinas, yung family namin, yung relatives namin, di ba? Namimiss ko sila sa Philippines. E paano pa kaya yung homesick na nararamdaman, yung kapag solo ka lang na pupunta ka sa ibang bansa magtatrabaho? Imagine mo kung gaano kabigat yung isusubsub mo na lang yung sarili mo sa work, bahay, di ba? Pag uwi mo, wala pang pagkain ko pa lahat, mag-aasikaso sa sarili mo. 'Di ba? Alam mo kung gaano kalungkot yung solo ka lang nagtatrabaho para sa salary na 'yon, para mabigyan mo ng magandang kinabukasan yung family mo na nasa Pilipinas. Tapos may ganyan, oh, nakakaloka, 'di ba? Tapos ito pa, ang isa sa mga nakakasama ng kalooban ng mga OFW natin 'yan, panigurado, na i-hold or hindi ka makakakuha ng certificate dun sa OEC na tinatawag nila. Hindi ka makakalabas ng bansa or makaka-uwi sa Pilipinas kapag hindi ka nakabayad. So, kailangan mo talagang bayaran. E paano kung halimbawa yearly nagbabakasyon ka? Usually, sa mga OFW na yan, wala naman talaga yung pera pag uuwi sa Pilipinas eh. Uuwi lang yan para magbakasyon, makita niya yung mga anak niya, yung asawa niya, di ba? Para makita lang nila sa loob ng isang taon na pagtatrabaho nila as OFW, magkakaroon lang sila ng 1 month to visit their family, tapos sabay, haharangin mo kasi hindi siya nakabayad. Anong ibabayad niya? Eh, halos minsan, pambili na lang ng ticket. Eh, pahirapan pa eh, di ba? Gusto lang nilang makita yung anak nila para mag-visit sila sa Philippines or yung relatives family nila. Tapos haharangin mo, hindi mo pa sila papaalisin or papabalikin sa lugar na pinuntahan nila dahil hindi sila nakabayad because of that. Parang masyado naman mabigat, di ba? Kung ikaw yung OFW na may family, tapos yung anak mo, halos hindi mo na makita sa personal, nakikita mo lumalaki na lang sa ano, di ba? Sa mga pictures or lumalaki na lang sa video call, hindi mo na nasusubaybayan yung paglaki nila. Parang talagang magagalit ka talaga eh, na bakit? Bakit naman ganun, di ba? Marami ng issue eh. Parang huwag nyo nang tagdaga, huwag nyo nang bigyan ng burden. Kagaya nito, COVID-19, OFW kami, di ba? Sabihin mo, hindi rin naman kami resident dito sa lugar na pinuntahan namin. Hindi pa kami resident. Kagaya ng ibang OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa. Nagkaroon ng COVID-19. So, syempre, apektado ang lahat. Walang trabaho, no work, no pay. So kami, wala kaming hinihintay na ayuda from the government dito. 'Di ba? Kung kailangan naming i-stretch yung budget namin, kung kailangan naming magtipid, magtitipid kami dahil ang bills namin dito hindi i-freeze. Hindi i-freeze ang kuryente namin, ang bayad namin sa bills. O, pwede kang mali, pero kailangan mo pa ring bayaran. So imagine that. Samantalang pag mga ganyan, yung mga naririnig ko or na sasabi sa akin yung mga friends ko na OFW, yung mga relatives daw nila sa Philippines, hindi daw sila included dun sa ayuda from the SWD because ang anak daw nasa abroad, ganyan, ang bahay daw ganito. So, hello, affected lahat, 'di ba? Buong mundo.
So dapat wala nang mga pinipiling ganyan. O, di ba, walang ayuda, walang SAP. Swerte na kung mabibigyan nung, alam mo yun, relief goods, di ba? Swerte na yon kung mabibigyan sila ng ganun. Tapos pagdating ng ganito, mga increasean, kailangan OFW agad. Agad! Ganun kataas. Ay, nako, talagang nakakaloka. Ay, nako. Talagang sana naman, amyendahan yan. Sana talagang ayusin. Alam mo yun, hindi, magbabayad naman eh. Kung, pero wag naman ganyan kalaki, di ba? Nakakaloka. Ewan ko kung nagigets niyo yung point ko, pero talagang naloloka ako. Sabi ng asawa ko sa akin, huwag na akong makisali or huwag na akong makigin ng thoughts about dito. Pero syempre, di ba? Parang yung sa loobin ng mga Filipino, nararamdaman ko bilang isang OFW, kahit naman hindi ako tatabaho dito, nararamdaman ko yung burden na huwag nyo nang dagdagan. Kung alam nyo lang yung sobrang tipid din namin dito, kung alam nyo lang yung mga OFW, talagang sobrang tipid yan, makapagpadala lang sa Philippines para mabigyan ng maayos na buhay, di ba? Yung family nila, tapos ganyan. Why not start sa Philippines, di ba, itself? Why not start sa mga politics, sa mga malalaki talagang sweldo sa Philippines? Diba? Bakit hindi nila mag-start muna doon? Bakit OFW agad? Ito nga yung number one na kinakalimutan kapag may mga ganyang sakuna, mga pandemic, tapos sila agad, diba? Tapos hindi naman agad-agad magagamit ng OFW. So dapat yung mga nandyan muna sa Philippines. Oh, okay. Yes! Oh my God, yes. Okay. So, bakit hindi mo na simulan sa Philippines na okay, dito na muna i-implement, dito muna tayo tumingin kung ano yung pwedeng increasean or sino ba yung pwedeng dapat magbayad ng mas mataas na contribution. Kasi, Philippines eh, dandun ka. Talagang magagamit mo. Diba? Andun yung point na talagang magagamit mo. It's happening. Yes, it's happening. It's really happening, the Philippines, right now. Yes. It's Ben. Hulk. Okay. Go there. It's Ben Hulk. Opo. May nabasa nga rin ako. Sabi nila, bakit daw hindi simulan sa... The Hulk away. Yes. Simulan daw sa politics, yung mga malalaking sweldo, sa mga artista. Hindi ba sa nagtuturo ah, kung sinong dapat unahin? Kung maganda talaga yung umbrella effect nitong ginagawa ng PhilHealth, di ba? Hindi naman sa nagtuturo kung sino dapat nilang unahin. Pero alam mo yon, dapat kung sino muna yung talagang... Ayun ko ba? Ako? Kung sino yung gagamit. Matatawa ka talaga na maiinis eh. Talagang... Bakasyon ka lang, oh. Kailangan mo ng OEC sa OWA. Bakasyon ka lang para makita mo yung nanay mo, yung tatay mo, kamusta na ba sila, yung mga anak mo, malaki na ba, mayaka po man lang. Tapos singiling ka ng ganun, eh hindi ka nakabayad. Patay ka! So dapat amendahan yan. Basahin, i-revise kung kailangan. Huwag naman ganun kalaki. Magbabayad naman ng mga OFW, pero huwag ganun kalaki. Sober, that's too much. Alam mo yan? Too much para sa mga OFW. Alam mo yun? Kung alam lang nila yung hirap talaga ng sakripisyo mo dito, hindi ganun kabongga ang buhay dito. Akala lang nila yun. Pero, diba, kape tayo. Pero enough na dyan sa PhilHealth, no? Sana ayusin nila yan. Kasi, ang pagkakabasa ko, kasama din, kahit permanent resident ka, kahit basta may hawak ka na Philippine passport. Kahit na yung mga dual citizen,
So, lima kami, magpa-citizen kami dito, tapos dual citizen namin, so kasama pa rin kami doon. So, kailangan magbayad monthly. So, good luck! Good luck talaga. So, walang exception basta meron kang Philippine passport. So, that's so sad. Well, enough na sa Feel Health. Ganda, ikot-ikot na yung mind ko. Ito, magluluto na ako. And I'll be right back.